Sa video na ito, makikita ang isang lalaking nag-aagaw buhay sa loob ng ambulansya. Kasama niya mga miyembro ng Interagency Council for Traffic na nag-rescue sa kanya. Anong nangyari sa lalaki? Sa isang video naman nakuha sa isang resto bar sa San Jose del Monte, Bulacan, makikita ang isang lalaki na tumutugtog at kumakanta matapos ang huling linya ng kanyang song number. Bigla siyang hinimatay at bumulagta. Ang dalawang lalaki, parehong inatake sa puso. Ayon sa huling report ng Department of Health o DOH, heart disease ang nangunguna sa mga pinakanakamamatay na sakit sa buong bansa. Paano nga ba tayo pinangangalagaan ang ating pamahalaan para maibsan ang karamdaman ng Pinoy pagdating sa puso? Ito yung video sa loob ng ambulansya habang itinatakbo ang isang lalaki patungo sa ospital. May dalawang Coast Guard personnel sa loob ng ambulansya. Yung isa sa kanila, kalong-kalong ang isang nag-aagaw buhay. Kuha ang video ito ni Michael Duatin, isang Coast Guard na na-assign si EDSA para magmando ng traffic noong nakaraang taon. Kasama niya si Coast Guard Jeric Liano na siyang nagpara ng sinasakyan nilang ambulansya. Tulong-tulong sila sa pagsagip sa isang lalaking nag-aagaw buhay. Ano ang kwento sa likod ng video? Nahanap namin sina Duatin at Liano sa kahabaan ng EDSA kung saan nila tinulungan ang lalaki sa video. Nangyari po doon, yung kamag-anak niya na lalaki, pinuntahan po kami, din inassist po namin yung matanda at pinapo sa gilid ng baba ng MRT po. Sabi hindi station po. Yung matanda is nahihirapan huminga tapos nanghihina siya ng tulong. Kung pwede, bigyan namin ng first aid o magtawag po kami ng ambulansya. Kinala nila, napagod ng gusto ang lalaki matapos akyatin ang mataas na footbridge sa Buendia. Doon po siya galing, ma'am, sa may kabila. Galing po siya doon, pakyat dyan hanggang papunta dito. Tapos mababa dito, ma'am. O, baka na heart stroke siya, ma'am. Yun ang inala namin nung una. Kasi nung pagbaba niya, pero medyo nanginginig siya, kaya pinarelax lang na po namin. Tinanong po namin kung anong nangyari. Sabi naman po ng kasama niya, medyo nanginginig lang siya, kinakabahan, tapos sumisigit yung dibdib. Dito namin yun po. Sa likod po niyan, ma'am, dyan po namin nilagay yung pasyente namin. Then tinanong po namin kung anong nangyari sa kanya. Sabi niya, parang siyang nahihilo. Dito po ng banda dito, ma'am, hinarang po na kasamaan namin yung ambulansya. Para madala na po sa malapit na ospital. Pagdating sa isang ospital, dito nila na lamang inatake sa puso ang lalaki. Mabuti na lang daw at nadala agad sa ospital ang lalaki at naagapan ang sakit. Masaya ako kasi nabalitaan ko na may natulungan kaming tao, ma'am. Na-serve ko yung purpose ko as a member of Philippine Coast Guard. Asawa ng lalaking kumakanta at tumutugtog dito sa stage ang kumukuha ng video na ito. Nakikipag-jam siya kasama niyang kanyang mga kaibigan sa isang bar sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero habang nasa stage siya, tumutugtog at kumakanta, bigla na lang siyang bumulagta. Ang kumukuha ng video, ang may bahay ni Angelito na si Marites. Na-record pa ng kanyang cellphone ang hirap na paghinga ni Angelito at ang kumusyon na nangyari matapos siyang bumagsak. Ate! Go! Oo, na sabi ko, ano ba to, nagdrama pa? Pero sabi ko, hindi naman niya gagawin yon sa stage mismo. Binitaw ko na yung cellphone ko, tumakbo na ako. Tapos nag-check ako ng pulse, nakita ko siya agonal breathing na. Sorry! Pag agonal breathing na, automatic alam mo na yun. Cardiac arrest talaga ang isa yun sa signs. Nag-start na kaagad ako ng CPR. Habang nag-CPR ako, nag-i-scream ako na sabi ko, I need medic. I need medic! Go! Agad isinugod sa isang private hospital si Angelito. Dito na natuklasang na cardiac arrest siya. Kinailangan niyang sumailalim agad sa bypass surgery.
Makalipas ang mahigit 2 buwan, patuloy na nagpapagaling si Angelito sa kanilang bahay sa Bulacan. Ipinakita niya ang mga bakas ng ginawang bypass surgery sa kanya noong May 14 nitong taon. So ito yung mga inopera sa akin. Oh, 3 ugat siya. 3 portions, tapos meron dito, 2 rito. So yan yung pinalis sa puso, yung mga ugat na barado. Binaliwala na nila yung baradong ugat. Ito yung pinalit niya. Mahigit 2 dekadang nagtrabaho bilang nurse si Marites sa bansang Saudi Arabia. 30 taon namang nagtrabaho bilang civil engineer si Angelito sa parehong bansa. September 2022 nang magpa siya silang magretiro at umuwi na ng Pilipinas. Pero ang perang naipon para sana sa kanilang retirement, nabawasan nang mangyari kay Angelito ang medical emergency. Ang mahigit 1 linggong pagkaka-confine kay Angelito at ang kanyang bypass surgery, umabot ng 2.6 million pesos. It was very costly talaga. So we are just fortunate na may naipon kami from working abroad, from working in Saudi Arabia. At least nabuhay ako, miski gumastos kami ng malaki. Pero kung wala siguro, Naisip rin daw nila noong una na magpunta sa public o government hospital. Hindi ko ma-assure sa inyo na ma-operan ka agad si Daddy kasi sa pila ng pasyente ko, pang-8 si Daddy. Tapos nung napunta kami sa government hospital, nakita ko how very crowded yung mga tao doon. Nakukumpare ko how lucky we are na may ganito kami. Tapos hindi ko kailangang ipila yung asawa ko, hindi ko kailangang manghingi kahit kanino, na hindi ko kailangang magmakaawa para ma-operahan yung asawa ko. Sabi ko, what if wala kami? Ano mangyayari sa amin? Ang kinatatakutan ni Marites kasalukuyang nararanasan ni Raquel Umali, 45 years old. Ang kanyang asawa na si Michael binawian ng buhay isang gabi bago namin siya nakilala. Bigla po silang tumawag na mga alas 10. Sini-CPR na po nila yung asawa ko kasi bagsak na daw po yung BP. Kasi yung puso daw po halos bumibilis hanggang sa pahina na po ng pahina yung puso ng asawa ko. Yung gabing po yun na hinihingi nila na panggamot ng asawa ko. Inanuhan po kami ng resibo na 62,000. Saan po kami kukuha yung araw na yun para lang maibili ng gamot niya. E halos ang hawak lang po namin na pera, 73 lang po. July 9 ang sumama ang pakiramdam ng kanyang mister, kaya agad nilang isinugod sa isang private hospital. Inatake na pala sa puso at na-stroke si Michael. Kung naibigay lang po talaga yung pangangailangan niya, talagang hindi pa siguro siya magkakaganon eh. Ang kalbaryo ni Raquel hindi pa natatapos. Hindi raw niya agad makukuha ang mga labi ng kanyang asawa. Ito po yung namin, yung total namin sa hospital. Yan yung po yung hindi namin talaga ma-i-settle po talaga doon sa kanila ay kasi gusto rin namin makasama sa bahay, mabigyan siya ng mga kaayos na bulol, gano'n. Kaya lang hindi namin magagawa nun. Kailangan kasi magbabayad pa rin kami kung ano yung kabuuan kasi hindi sila papayag na inalis yung asawa ko. Ngayong araw lalakad siya papuntang barangay hall para humingi ng tulong, hindi na para maipagamot ang asawa, kundi para mabayaran ang balanse sa ospital at makuha ang kanyang asawa. Kaya ang hinihingi lang po sana namin tulong, sana matulungan din kami sa bills namin para siya ay ma-release namin o mailabas sa amin. Lahat po ng institusyon natin ng government, binibigyan po namin sa kanila ng guidance. Makalapit sa kay Sabi Congressman, sa mayors, at saka sa DSWD ng McLaren, at saka marami pa po. Malayong-malayo pa si Raquel na mabuo ang mahigit kalahating milyong piso. Kaya kahit mahirap, kakayanin, hindi ko na iniisip yung hirap para sa asawa ko. Kailangan ko magpakatatag, lakasan ng loob, kasi para sa mga anak ko. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 18.4% ng recorded deaths mula January hanggang November 2022 ay dahil sa ischemic heart diseases. Umabot sa 103,000 ang namatay dahil sa cardiac arrest, heart attack at iba pang mga malubhang sakit sa puso.
Ayon sa isang health organization, may iba't ibang rason kung bakit maraming Pilipino ang namamatay sa sakit sa puso. Ang risk factors para sa cardiovascular diseases, yung hindi healthy ang pagkain, kulang ng physical activity, smoking, pag-consume ng alcohol, nagka-cross siya sa lahat ng sektor ng society, lalo na sa mga mahihirap na walang access sa mga masustansyang pagkain. Pati yung kakulangan ng access sa mga serbisyong medikal. Kadalasan sa mga Pilipino, kung meron silang nararamdaman, hindi mo na sila magpapagamot, di ba? Parang titiisin mo na. Higit pa rito, isang malaking pagsubok din daw ang kawalan ng abot-kayang mga gamot. Malaking tulong raw sana kung may mga libreng maintenance medicine para sa hypertension sa mga health center ng barangay o lokal na pamahalaan. Universal healthcare law, wala din kasing mandate na nire-require na mag-provide ang mga government health facilities ng mga gamot na ito ng libre. In charge doon dapat ay ang local government units. Pero ang nagiging problem dito, syempre, ay nagiging based siya sa mga priorities ng ating mga city at municipal at provincial governments. Hunyo nitong taon, nagsimula ng bumuo ng bagong insurance package ang PhilHealth para sa mga Pilipinong inatake sa puso. Dahil hindi bumababa ng kalahating milyon ng gastos, ang unang panukala, sasagutin ng ahensya ang angiogram at angioplasty ng mga pasyenteng inatake sa puso, gastos sa ambulansya at ang rehab matapos ang gamutan. Sa ngayon, hindi pa ito formal na naipatutupad ng PhilHealth. The DOH also works hard para po na matrain ang ating mga primary care provider, no, at the rural health units to further screen or risk assess the patients. Then isa rin dito yung pag-promote natin to avail the consulta package, no, by the PhilHealth. Isang sakit sa puso sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng maraming Pilipino. Pwede naman sanang mapigilan ang pagtaas ng bilang na ito kung sa lokal na pamahalaan pa lang tutuganan na at matutulungan ang may mga ganitong kondisyon. Sana ay maipatupad agad at maponduhan ang mga programa para hindi maghingalo o lumala pa ang kondisyon ng mga nangangailangan nito. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.